Hello! Good morning once again in my vlog, Rufus Kitchen. So, sa umagang ito, magluluto ako ng shrimps with cucumber and mixed vegetables. So, ipapakilala ko na po ang aking mga ingredients dito sa aking lamisa. So, makikita ninyo dyan, mayroon tayong ketchup na 2 tablespoon, mayroon tayong patis na 1 tablespoon, may sugar tayo na 2 tablespoon, brown sugar or white sugar, okay lang yun. May pamienta, may asin, may 1 tablespoon na vinegar, mayroon tayong mixed gulay para magkaroon lamang ng color. So, mayroon tayo ditong cornstarch. So, yung cornstarch natin is isang kutsara lang. So, mayroon ako ditong 10 grams na devein ko na hipon. So, mayroon ako dito ng ganito. Pero mamaya hiwain ko yung cucumber na inalisan ko na ng buto. So, hihiwain ko mamaya. Titignan ninyo mamaya kung paano ko siya hihiwain. At mayroon tayong sibuyas, mayroon tayong cilantro. So, siyempre, sandali lamang kasi nakakalimutan ko pala. Mayroon pa pala ako ditong, eto po, may bawang, napakalaming bawang pero hindi ko ubusin yan kasi may pag-aanohan pa ako yan. So, may sibuyas, mayroon tayong chili, sili na green. Ito naman may paggagamitan ako at may sili din ako labuyo. Pero lalagyan ko siya mamaya. So, uunahin ko, mga best, muna, kasi kailangan kong maipakita sa inyo kung paano ko hihiwain yan aking cucumber. So, ganito lang po yan paghiwa, no? Para ipapakita ko sa inyo. Simple lang naman ang paghihiwa dyan. Ganyan lang po, oh. So, iuurong ko to para baka matapon, no? Wait. So, ganito lang. So, madali lang naman. No, parang i-cross mo lang ng ganyan. No? So, kita ba ninyo, mga bes? Kita ba ninyo talaga ang paghihiwa ko? So, ganyan lang, bes. Oh. Tapos, ganyan. Okay? So, simple lang naman ang ating... Yung cucumber ninyo, pwede yung malalaki. Ito kasing kinuha ko, yung Korean cucumber, yung, masyado itong malaki. Yung Korean cucumber na, maliliit lamang ang aking kinuha. So, ito na, oh, yung ganyan, no? So, ilalagay ko siya dito. Kasi, magluluto na tayo. So, dito, dadalhin ko kayo dito sa aking kusina. So, yung ating kusina, Diyos ko, ano ba to? Bakit parang titignan ko kung ano ang nababagay na ilaw dyan na makikita. Sige. Siguro okay na yan. Kita naman siguro ninyo. Oo, kasi naku-contrast lang talaga. Okay, sige yan. So, bukas na tayo at magluluto na tayo. Siyempre, maglalagay ako ng dalawang, huwag masyadong maraming oil, no? Yung ating, ilayo-layo ko lang, baka, so, yun ang ating kukuha ko ng panandok dito para so, ito, lalagay na ako, no? Maglalagay na ako ng, ala, hindi siya makikita. Okay lang yan. So, maglalagay na ako, syempre, ng aking bawang. So, hindi naman gaanong masyadong maraming bawang kasi kunti lang naman. Pero, itong mga ginagawa ko mamaya,
Bakit po dinamihan ito? Kasi may paglalagyan ako. May lulutuin pa ako mamaya. So, kaya i-ibabrown ko muna yung ating bawang. So, lalagay ko na yung kalahati dito ng ating sibuyas, no? So, madali lang talaga ang ating pagluluto. Hindi masyado na yung komplikado kasi madali lang lutuin ang ating shrimps. Yan. So, di bali na, papakita ko to. Di bali na, wag na makita ang mukha ko. Basta ipapakita ko to. So, ganito lang. No? Oops. Tumatalong siya. So, kailangan lang talaga magiging brown lang dyan at saka magiging transparent na yung ating sibuyas. So, ngayon, lalagyan ko na siya ng So, yung ating mixed vegetable is frozen. Pwede naman kayong kumuha ng candied, yung may nakatitrapak na ngayon. Pero, kasi ito yung nakuha ko. So, ito na lang. No? Ito na lang yung gagamitin ko. So, yan. Para lang to add the color. No? Hindi natin masyadong lulutuin. So, lalagay ko na po yung ating, kailangan yung cucumber ninyo ha, manatiling crunchy. Huwag naman yung lutong-luto, dahil pag lutong-luto, hindi na rin maganda. Kailangan lang kunding crunchy pa. So, hayaan muna natin sila dyan. Ngayon, babalik ko kayo dito, no? So, yung ating patis, ipagsama-sama na natin dito sa ating ketchup, sa brown sugar, no? Yung ating paminta. Kukuha lang ako ng para hahalukayin ko. Yan. Pagsama-sama lang yan, yung ating vinegar, yung ating konting salt. Kailangan may konting salt para at least kahit papano yung inyong ayan, although may patis na siya, wag lang masyadong damihan ng patis, pero kung marami kayong gagawin, syempre natural, dadagdagan ninyo, depende na rin yun sa panlasa. So itong ating cornstarch ay lalagyan natin ng tubig. So, yan. Gaganunin natin, ha? Huwag lang masyado. Bakit nagtataka siguro kayo? Bakit kaya... So, dadalhin ko na kayo dito. So, minimix na natin, no? Minimix na natin yung ating... Ayan. So, niluluto ko na lang muna to. Kung nagtataka kayo, bakit kaya ganun ang pagluto ko? So, ganun talaga yon. So, ilalagay ko na yung aking yan. Yung aking mix na lalagyan ko pa rin ng tubig kasi sayang. So, kailangan mag-mix yan. So, magtataka kayo bakit kaya ginaganyan ko pagluto, no? So, ganun talaga ang way ng aking pagluluto dito sa aking vegetable na ito. Yan, oh. So, yung aroma ng patis ay nandiyan na. So, ngayon, dadagdag ko na rin yung aking slurry. No, yung slurry natin, kailangan yan halo-halokayin. So, idadagdag ko itong tubig na to kasi galing ito doon sa pinag-mix-mix na natin. So, yung aroma, yung amoy ng ano, kita niyo guys. Oh, siyempre, no, kita ninyo yan. So, titikman ko kasi baka kulang siya.
Pero dagdagan ko ng tubig at saka konting asukal. Kasi medyo mag para mag-balance yung kanyang konting asukal lang, half a teaspoon kasi medyo may kaalatan siya. So ngayon, dadagdag ko na yung shrimps, nahulog yung ano. Dadagdag ko na yung shrimps, no? Yan. Para pagka nag-pink na yung shrimps, no? Oh. Pag nag-pink na yung shrimps, doon pa ninyo hahanguin, ha? Kasi, ibig sabihin, luto na. Pero huwag ninyong i-overcook. Kasi pag i-overcook ninyo, hindi maganda ang kinalalabasan. So, yan. Antayin natin. Kasi madalian lang na yan. Sabi ko nga, madalian lang ang ating pagkakagawa dyan. Kanya, madalian lang din yung ating pagluluto. So, basta manatiling crunchy ang inyong cucumber at ang inyong shrimps. Kasi kapag ka ang shrimps ay overcooked, nagiging masarap. So nagtataka kayo bakit kaya ganito ang way, no? Ginisa ko muna yung gulay pagkatapos yung saka ko inaano. Kailangan talaga munang ma-half cook yung gulay kasi ang shrimps is napakadali lang talaga niyang lutuin. So gagawa na tayo ng plating, no? Para so ganyan lang kadali, hindi kailangan magtagal dahil yung ating shrimps magsi-shrink yan dyan at hindi na magiging maganda yan. Luto na, very colorful, no? So ang dali-dali lang, in less than what? Siguro mga walang 25 minutes, no? So plating na natin dito. So napakadali lang ng ating shrimps vegetable with kailangan kong iibabaw ang mga shrimps para at least magiging ano naman, no? Yan. So yung ating cucumber, okay lang yan kahit na kitang-kita naman. So mahalaga dito yung shrimps kasi nga ang shrimps ko dito is konti lang, hindi talaga marami. Opo. Kaya okay lang yung shrimps na yan. Iibabaw ko siya kasi kailangan kong makita ang kanyang yan. Gusto natin makita yung shrimps. Kasi kapag hindi makikita, sasabihin naman nila, nasaan yung shrimps? Ah, diba? Kailangan umibabaw yung ating mga shrimps dyan. O, diba? Ito na yung ating finished. Diba? Sweet and sour shrimps with cucumber. Yan. So, napakadali lang, no, na lutuin. So, mga bes, dito sa shrimps, kumuha lang ako ng mga 15 pieces. Nasa mga 100 grams yata. Oo, 100 grams. Tanyo. Pero, patatakamin ko kayo, ha. Kasi, para matikman ko talaga na ang init. Mm.
Diba? So, mga best, luto na kayo. Napaka ano lang, ang shrimps nito is nasa, kasi sa supermarket kasi medyo may kamahalan, no? Pero kung siguro sa local market tayo bibili, baka mas nakakamura. So, bibili lang kayo siguro ng mga halagang 100 or 120. So, yung cucumber, depende sa cucumber. Kasi sa cucumber, mayroong maliit, may malaki. No, may maliit, may malaki. Kasi ang kinuha ko, yung Korean cucumber. So, dito, pwede ka maglagay ng pineapple tidbits. Pwede ka maglagay ng green peas. So, ako kasi, ang nilalagay ko, kasi mayroon akong frozen mixed vegetable. So, yun ang nilagay ko. Pwede ninyong lagyan ng green peas, pwede ninyong lagyan ng pineapple tidbits. So, nasa inyo na po. Depende na po sa inyo yun kung ano yung ibig nyong ilagay. So, napakadali lang. Yung pala na, naaano ako o, na mayroon pa pala dapat itong ano, may sili pa pala dapat, no? Hindi ko na lang pala din siya nilalagay kanina. Pero supposed to be, ayan, supposed to be dapat may gulay, may sibuyas, dahon, yun. Yun. So, napakadali lang talaga mga best, no? Pagka, ano, ang cucumber is nasa, ano eh, kasi maliliit naman, pero kung yung malalaki, depende na rin doon sa cucumber na gagamitin nyo. Isang cucumber, okay na po. So, ganun lang ang pag-slice, no? Parang, ganun. Pag-slice mo dito ng parang diagonal, so dito naman sa kabila. So, yun lang naman. Ang gastos ko siguro ito, mga 200 sweet and sour shrimps with cucumber po ito. No? Napakasarap. Alam ko magugustuhan ng inyong mga kiddos. Kaya, paki-like, paki-share, paki-comment naman. I-viewin ninyo. Paki-subscribe naman din para po maging always kayong updated sa aking pagluluto sa susunod ko pang pagba-vlog. So, thank you once again in my vlog, Rufus Kitchen. Kaya lutuin ninyo mga best kasi masarap po ito. Promise. Shout out ninyo or i-bash ninyo ako kung hindi masarap. Pero yung ano, yung aking ginawa is one recipe lang po yun. Kung gusto niyo yung two recipe, so kayo na po yung mag-a-adjust ng timpla. Basta nagtatalo yung sweet, yung konting alat, pero yung may konting asin kasi may vinegar siya. So kayo na po ang bahala. Kayo na po yung magtimpla ayon sa panlasa ninyo, no? Kasi sa akin, ito lang yung sakto. Dinagdagan ko lang siya ng half a teaspoon na sugar. So, yung sugar ko kanina na 2 tablespoon, ginawa ko pang 2.5. Kasi medyo kulang doon sa timpla. So, nung dinagdagan ko siya ng half a teaspoon, saktong-sakto na yung lasa niya. Hindi siya maalat, hindi siya matamis. Sakto lang, nag-aagaw pariho yung lasa niya. So, luto na kayo mga best. Kaya, thank you for watching in my vlog of Rufus Kitchen. Bye-bye!